ay gawin ninyo nang mayroong pag-ibig, mayroong pagmamahal upang ang salitang pag-aayuno ay inyong may bahagi sa inyong kapwa. Paglilimot, ang paglilimot, kapatid, ay hindi kanyang kadali. Kung iahambing ninyo sa mga taong mayayaman, lalong-lalo na kung sila ay nasa tahanan na inyong amang makapangyarihan, sila ay naglilimos lamang ng sobra sa kanilang mga yaman upang makita ng tao na sila ay naglilimos. Ngunit ano ang tunay na nais mangyari sa taong ito? Upang ipakita sa tao na sila ay naglilimos. At upang maipakita nila na ang kanyang mga ang pangalan ay maitataka sa bangko kanilang inuupuan. Gawin ninyo at tularan ang babaeng pari na naghandog ng kanyang kusing na ikabubuhan. Kung titingnan ninyo aking mga kapatid, kung gaano ang laki ng diferensya nito, ang mayaman o ang bukha, sino ba ang kinilingan ng iyong Diyos sa kataas-taasan? Hindi ba ang bago na kanyang ibinigay ang muling kusing na kanyang ikabubuhan kesa sa taong mayaman na nagbigay ng sobra lang sa kanyang yaman? Ngunit hindi alam ng taong mayaman na ito kung saan nang galing ang kanyang kayamanan. Hindi ba sa Diyos na kataas-taasan na inyong pinaglilingkuran? Kaya unawain ninyo aking mga kapatid ang tatlong katagamito na mahalaga: ang pangbabawi, ang pag-aayuno, at pag-ibig. Kung ikaw ay tutulong sa iyong kapwa, alam mo ba kung ano ang nasa sa loob ng iyong kapwa? Kapatid, ang tunay na gumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa ay huwag mong hintayin na ito ay may balik sa iyo. Sapagkat merong nagbabalik sa ito, ang iyong Diyos na buhay sa iyong pinaglilingkuran. Ito ay ipagkakalog sa iyo ng sobra-sobra at umaapaw pa. Kaya, mas kinikilingan ng inyong Ama ang mga dukha at mga aba. Nang dahil sa pag-ibig, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay kanyang ipinagkalang ang huling sentimo na kanyang ikabubuhay. Kaya kayo aking mga kapatid, magbigay kayo ng walang hinihintay na kapalit. Magbigay kayo ng inyong mga kaloob na walang ibibigay na kapalit. Sapagkat ang inyong binibigyan ang iyong mga kapwa na aba at dukha
hindi niyo ba alam, mga kapatid, ang inyong mga tinutulungan ay nagbibigay sa inyo ng mataas na panalangin. Nanawa, kayo ay pagpalain dahil sa inyong ginawa sa agaan ko. At ito ay nakikita na inyong amang pinaglilingkuran at siya ang nagpabalik sa inyo ng sobra-sobra at umahangkal. Kaya tandaan ninyo ang aking sinabi sa inyo, nawa ito ay tumimo sa inyong mga puso at kalooban. Alisin ang pagpapayumbabaw. Alisin ang pag-aayuno na naghihintay na mayroong kapalit. Ang bawat perang ibibigay nila, ito ay mayroong katumbas na sila ay kilalan. Ngunit tandaan ninyo, ang perang pinagkaloob nila ay hindi sa kanila nanggal, kundi sa inyong amang makapangyarihan. Kaya nawa sa hapong ito, tandaan ang aking sinura, aking mga kapatid. At hanggang sa muli natin pakikinig dito sa reyna ng takamina na ito. Salamat na muli sa inyong lahat, aking mga kapatid. Ako ito, ang inyong Panginoong Jesucristo, ang siyang naghihita sa inyo sa mga oras niyo. Ipagkalob na muli ang kapayapaan sa bawat isa. Salamat. Salamat. Salamat.